Magandang gabi mga minamahal na mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan. Ang ating programang Ang Tinig ng Reformasyon ay muling nagbabalik ngayong gabi at aking inaanyayahan ang lahat na muli ninyo po akong samahan sa isa na namang pag-aaral ng salita ng Panginoon. At welcome po kayong lahat sa ating programa. Binabati ko ang lahat na nakikinig, mga dating nakikinig at ang mga bago. Welcome po kayo at nawa po ang Panginoon ang sumasa inyong lahat. At nawa ay maging kapakipangkinabang para sa inyo ang ating pag-aaral ngayong gabi. Para sa ating viewers, welcome din po kayo sa mga viewers natin sa FB. At sa pagpapatuloy natin, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na kami ay makapag-aral ng inyong mga salita ngayong gabi. Tulungan niyo po kami at gabayan sa aming pag-aaral ng kami ay dumating sa tamang pagkaunawa sa inyong mga salita na pag-aaralan. Pagpatawad ang aming mga kasalanan, tanggapin ang aming paglilingkod sa inyo. At gabayan niyo kami sa aming pag-aaral itong aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So ngayong gabi mga minamahal mga kapatid ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa hula ng Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Sinimulan natin kagabi ang pag-aaral sa hula na ito, subalit hindi po natin natalakay ang mga ang lahat ng mga katotohanan na dapat nating malaman kaugnay sa hula na ito. Kaya't ang gagawin natin ngayong gabi ay palalawakin po natin ang ating kaalaman sa hula na ito. So the same na topic, medyo i-expand lang natin yung ating kaalaman. At meron pang mga talata sa Biblia na hindi po natin nababasa kagabi. Ang layunin ng ating pagpapalalim ng pag-aaral ngayong gabi ay upang higit natin sanang ma-appreciate ang ginawa ni Jesus na siyang Kristong tagapagligtas ng sanglibutan. Pero gusto ko na dito tayo sa English Bible mag-base ng ating pag-aaral ngayon po. Dahil napansin ko na medyo kahit ako'y nahirapan doon sa pag-analyze sa Bible text sa Tagalog. Pero paghaluin pa rin natin English at saka Tagalog. So basahin po natin ang Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Ulitin natin basahin ngayon. Kahapon ay sa ano yung binasa natin, Tagalog, ngayon English naman. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall even in troublous times. And after 62 weeks shall the Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the Prince shall destroy the city and the sanctuary and end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolation are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease, and for the overspreading of abomination he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate or desolator. So isa-isahin po natin na pag-aralan muli yung mga punto dito. At sabi ko nga, palalawakin natin yung pangunawa natin dito. At sana hindi kayo magsawa kahit na marami pong punto ang mauulit. Pero mas maganda rin po yung maulit dahil kinakailangan lang na ma-analyze natin ng tama yung mga talata. So ang unang punto na tandaan po natin, at ito, nabanggit ko din kahapon ito, ay yung binanggit dito sa verse 24 na 70 weeks na ibinigay sa bansang Israel.
Ang isang week ay may 7 days, kaya kung i-multiply natin ang 70 weeks ng 7 days, ay siyempre magiging 490 prophetic days. At batay si sinabi ng Diyos sa Numbers 14 verse 34 at Ezekiel 4 verse 6, ng isang araw sa hula ay nangangahulugan ng isang taon, ibig sabihin na ang panahon na ibinigay sa bansa ng Israel ay hindi literal na 490 literal years, kasi maiksi lang yan. Kundi ito ay 490 literal years. So mahaba yun, ha? Kasi kung 490 literal days, ilan lang yan? Mga 1.5 years lang yan. So ang panahong ito, ang huling pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa bandang Israel upang sila makapagsisi at manumbalik sa Diyos at susunod sa kanyang mga kautusan. Dahil kung inyong maiintindihan, kung nabasa niyo ang kasaysayan ng Israel, bago po nangyari ito ay talagang mahabang panahon na sila po ay tumalikod sa Panginoon, lumalabag talaga sa kautusan ng Panginoon, kaya't hindi nasisiyahan ng Panginoon sa kanila. Kung babasahin nyo doon sa Isaiah chapter 1, buong chapter, makikita nyo po doon na parang inilarawan ng Israel na parang taong may sakit, buong katawan mula ulo hanggang talampakan ay may sakit. Yan ang paglalarawan ng Panginoon doon sa Israel na naging masyadong makasalanan. Kaya't sila po ay pinarusahan o kinastigo, dinisiplina, kaya't pinadala niya ang bansa ng Syria at saka Babylon, tapos yun ay ginawa silang bihag. Kaya dinala ang mga tao doon po sa Babylon na naging bihag sila doon. Pero ayon sa hula, after 70 years, sila ay ibabalik doon sa Jerusalem. Ibig sabihin, hindi pa rin sila itinatakwil, ganun, dinidisiplina lang ng Panginoon. Pero binigyan sila ng ganitong kahaba ng panahon. Mula doon, pag sila ay babalik doon sa kanilang bansa, binigyan sila ng 490 years para titignan kung sila ay manumbalik. At kung hindi po sila magbabalik sa kanya, kung hindi sila magbabago as a nation, talagang itatakwil na po ng Panginoon sila bilang kanyang bayan at pipili siya ng panibagong grupo na sila po ang kanyang pagkakalooban ng karapatan na kanyang magiging bayan at sila po ang gagawa sa kanyang kalooban. Hindi na po niya gagamitin ang bansa ng Israel. Pero kung sila ay magtapat sa kanya sa panahon na yon at gawin nila yung inaasahan ng Panginoon na pinapagawa sa kanila, sila pa rin ang bayan ng Diyos. Pero kung hindi, talagang maitatakwil na sila. Ayan po ang kondisyon. Yun ang dahilan kung bakit, o yun ang purpose kung bakit binigyan sila ng ganun na mahabang palugit para mapatunayan ng Panginoon kung talagang sila ba ay tapat o hindi. So yan ang unang punto, mga kapatid. Ang ikalawang punto ay ang pagsisimula ng panahon ng 70 weeks o 490 years na panahon para sa mga Hudyo. Nagsimula ang panahon ng 70 weeks o 490 years noong 457 BC. Pag-alaman natin yan kahapon. At natapos noong 34 AD. Bakit naman 457 BC? Nagsimula ang 70 weeks sapagkat sabi ng Daniel na 9 verse 25 na ang 70 weeks ay magsimula from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem. Mula doon sa paglabas ng utos na isasauli at itatayo ang Jerusalem, doon ka magbibilang. Ayon sa kasaysayan, lumabas yung kautusan na ito ng pagsasauli ng Jerusalem noong 457 BC. So actually, mga kapatid, yan, hindi ko nabanggit kahapon, kagabi, pero ito, dagdagan natin ang kaalaman natin dito. Actually, merong tatlo na kautusan na ginamit dito para sa pagsasauli sa Jerusalem. Ang unang utos ay ipinalabas ni King Cyrus noong 536 BC. Na ito'y mababasa sa Ezra chapter 1 verse 1 to 4. Ito po ay tungkol lamang sa pagpapatayo ng templo sa Jerusalem.
Kaya't hindi ito maituturing na katuparan ng hula ng Daniel 9 verse 24. So, kung ito lang ang pagbabasehan, hindi kumpleto kasi hindi naman po binanggit dito yung pagsasauli ng Jerusalem ayon doon sa hula. Ito ay utos para lamang sa pagpatayo ng templo ng Jerusalem. Basahin po natin Ezra 1 verse 1 to 4. Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying, Thus saith Cyrus king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? His God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is the God which is in Jerusalem. And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of his place help him with silver and with gold and with goods and with beasts beside the freewill offerings for the Lord God that is in Jerusalem. So yun po mga kapatid ang utos ni King Cyrus. Tungkol lang ito sa pag-build ng nasirang temple doon sa Jerusalem. Pero siyempre, bahagi ito ng restoration of Jerusalem. Kaya lang, very specific lang doon sa templo lang. And the temple is not Jerusalem. It's only a temple within Jerusalem. Ang ikalawa ay ang utos ni King Darius na lumabas noong 519 BC na mababasa naman sa Ezra chapter 6 verse 1 to 12. Mahaba-haba yan. Hindi ko nabasahin na kasi i-preserve natin ang time natin. Basahin nyo yun. Ezra chapter 6 verse 1 to 12. Pero ang summary nito, ganito. Ang utos na ito ay nagsasabi na ang gawain ng pagpapatayo ng templo ng Panginoon sa Jerusalem na huminto dahil sa mga reklamo ng mga kalaban ng mga Hudyo doon ay dapat ipagpatuloy. Kasi naudlot yung trabaho doon. Hindi pa natapos yung pagpapatayo ng templo, hininto dahil ang daming nagre-reklamo doon sa ibang mga yung karatid probinsya o bayan. Kaya huminto ngayon, nagutos itong si Hari Darius na ipagpatuloy. At itong mga dating nagko-complain ay pinahinto niya sa pag-complain, kundi bagkos inutusan pa sila na tulungan pagpapatayo sa pamagitan ng pag-supply ng mga pangangailangan nila. So tulad ng utos ni King Cyrus, ang utos ni Darius ay walang binabanggit tungkol sa pagtatayo ng syudad ng Jerusalem at sa pagsasauli ng gobyerno sa Jerusalem. Kaya't hindi rin ito, kung ito lang ang basehan, hindi rin ito may ituturing na katuparan ng hula sa Daniel chapter 9 verse 24 to 25. Kaya hindi natin pwedeng i-date yung beginning of the 490 years o 70 weeks dito sa 519 BC. Okay. Sa aklat ng Nehemiah chapter 2 ay nagsabi na si Nehemiah ay inutusan din ni King Darius noong taong 444 BC upang pumunta sa Jerusalem at tulungan na tapusin ng gawain ng pagtayo ng templo sa Jerusalem. So nakatulong din si Jeremiah. Pero wala tayong mababasa tungkol doon sa utos sa kanya kasi personal lang yan na usapan nila ni Hari at saka itong si Nehemiah. So ang maituturing na ikatlong utos ay yung utos ni King Artaxerxes. Noong 457 BC na mababasa sa Ezra 7 verse 2 to 12 na binasa natin kagabi kaya hindi ko na po babasahin ngayon. Dito po ay binanggit sa utos ang pagtatayo ng Jerusalem at pagtatatag ng sistemang panggobyerno tulad ng pagtatayo ng isang korte na magpapatupad ng batas at magpaparusa sa mga hindi tumutupad ng batas. So itong tatlong mga utos na ito ay itinuturing ni Ezra na bali isang utos para sa pagtatayo ng Jerusalem ayon sa Ezra chapter 6 verse 14.
pare kahit na tatlong utos na ito, pero dahil para bang ano, naging isa na utos kasi parehas lang yung subject matter, although tatlong magkakaibang hari ang nag-issue. Pero mabasa kasi natin dito sa nakasulat sa Ezra chapter 6 verse 14 na itong tatlo ay ginawang parang isa singular na utos. Basahin ko. And the elders of the Jews builded and they prospered through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo. And they builded and finished it according to the commandment of the God of Israel and according to the commandment. Commandment as singular of Cyrus and Darius and Artaxerxes, king of Persia. Ayan. So commandment daw yun, ha. Yung utos ni Cyrus, Darius at saka Artaxerxes is spoken of as the commandment, parang singular yun. So itinuturing ni Ezra na ito ay isa na utos. So sa unang utos ni Darius ay sa unang utos ni, ito ang ibig sabihin, ha, yung unang utos ni Cyrus ay naidagdag ang ikalawang utos ni Darius, at sa una at ikalawa ay naidagdag naman ang ikatlo na utos ni Artaxerxes upang mabuo ang kumpletong utos sa pagsasauli ng Jerusalem. Ibig sabihin itong tatlong utos na ito ay ito ay nakatulong lahat. Ito ang naging basehan para ma-accomplish yung restoration of Jerusalem, beginning from the building of the temple, tapos sinundan ng iba na. Pati na yung walls, tapos yung streets, at saka yung iba pa doon, hanggang sa maitayo yung gobyerno. Ayan po. So, dako tayo sa pangatlo na punto. Nang lumabas ang utos na itayo ang Jerusalem noong 457 BC, ay kasi yun na nga yung beginning, yung simula ng pagkukwenta natin dito sa 70 weeks o 490 years. So ang gagawin natin dito mula sa starting point dito ng 457 BC, idagdag natin yung 7 weeks yung pumapatak yung 7 weeks na 49 years. At kung idagdag natin yan, makakarating tayo sa taon na 408. So within that period of 49 years, mula 457 hanggang sa 408, dito ma-accomplish yung restoration of Jerusalem. At ang kasaysayan ang magpapatunay na talagang nangyari po yan. Completely na na-rebuild ang Jerusalem within that period of time. Sa loob ng 49 years sa pagitan ng 457 BC hanggang sa 408 BC. So, totoong naitayo po ang Jerusalem. Ngayon, ang sunod, so mula sa 408 BC, na yun ang ending ng 7 weeks na first na ano ba yun, yung bahagi ng panahon ng 70 weeks. Ay idagdag natin ang 62 weeks na pumapatak na 434 years. At kung idagdag mo doon sa 408, yung 408, idagdag mo yung 434 years, tayo po ay makakarating sa time of the anointing of the Messiah. Ayan. So mula sa autumn of 408 BC hanggang sa ay idagdag natin yung 434 years, darating tayo sa autumn of 27 AD. Autumn, taglagas daw ang tawag doon sa autumn. No? Dito kasi wala sa atin yung taglagas na yon at saka tagsibul o ano man yan. Kasi two seasons tayo, hindi four seasons. Dry season at saka wet season lang sa atin. So dito sa 27 BC, ayon sa hula, si Jesus ay dapat mabautismuhan. At totoo po na nabautismuhan siya kasi yung word na Messiah ay galing sa Hebrew word na Mashiach, na ang kahulugan ay the anointed one. At ayon sa Acts chapter 10 verse 38, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Kailan nangyari yon, yung anointing of Jesus with the Holy Ghost? Nung siya po ay nabautismuhan. Ayon sa patutuo ng Matthew 3 verse 16, 15 and 16,
Nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. So yun po, bumaba sa kanya yung Holy Spirit, that is how God anointed Jesus with the Holy Spirit. Nung siya nabautismuhan sa tubig, pagdaka ay bumaba yung Holy Spirit. Pinadala ng Ama ang Holy Spirit, bumaba sa kanya, and that was his anointing. Parang yun ang dedication niya para simulan niya ang kanyang gawain ng pangangaral bilang Mesias. Kasi ang sa ibig sabihin ng Mesias o Messiah is the anointed one. Hindi siya pwedeng maging totoong Messiah kung hindi siya ma-anoint. Kaya dito in-anoint siya para ma-fulfill yung kanyang papel na dapat gampanan bilang pinahiran ng Diyos o anointed ng Panginoon. Ayan po. Ano ang purpose kung bakit siya na-anoint ng Panginoon with the Holy Spirit? Ayon sa Luke chapter 4 verse 18 and 19, sabi ni Jesus, "The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord." Yan po ang purpose kung bakit siya ay in-anoint ng Ama with the Holy Spirit upang siya po ay makapangaral yan, ng Ebanghelyo. At pagkatapos talaga ng kanyang baptism, siya po ay nangaral. Siyempre, unang-una, mula sa baptism niya, dinala muna siya doon sa ilang at doon po siya tinukso after nang makapag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Pero nung siya ay nakabalik, yan, sinimulan na niya yung kanyang pangangaral, yung purpose kung bakit siya ay pinahiran o in-anoint. Kaya't mababasa natin sa Mark chapter 1 verse 14 and 15, "Pagkatapos ngang madakip ni si Juan, ay napa sa Galilea si Jesus na ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo." Ayun. Naganap na ang panahon. Ano ba yung sinabi niyang naganap na ang panahon? The time is fulfilled. Yung panahon na sinasabi niya na naganap niya ay yung nabanggit doon sa hula ni Daniel chapter 9 verse 24 to 27 na natapos na yung 7 weeks from the going forth of the decree to rebuild Jerusalem, natapos na yung 7 weeks which is 49 years, tapos natapos na rin yung 62 weeks which is 434. Ayan. Kaya kung iduktong mo yun, ay lalabas na 483. Natapos na yung 483 na yun. Kaya siya ay nabautismuhan at inanoint ng Panginoon para ipangaral niya ang Ebanghelyo. Yan po yung tinutukoy doon na the time is fulfilled, yung time prophecy na binanggit ni Daniel chapter sa chapter 9 verse 24 to 27. Ayan. At nang natapos na yon, kaya siya ay na-anoint ng Holy Spirit, kaya nagsimula siyang mangaral. Ayan po. At yon na nga, nung mangaral, binanggit na niya yon, the time has is fulfilled. So fulfillment po talaga ng hula yung baptism ni Jesus Christ at saka yung pagsisimula ng kanyang pangangaral as the Messiah. So hindi lamang ang anointing and baptism ni Jesus ang nakahula at natupad, kundi pati pa ang kanyang kamatayan ay nakahula at natupad din ayon sa hula. Ayon sa Daniel chapter 9 verse 25, sabi dito tungkol sa kanyang kamatayan, "And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease." Ayan po yung hula tungkol doon sa kanyang kamatayan.
Paano po yan? Paano yan tumutumbok sa kanyang kamatayan? Kasi sabi nga, in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. So ayon dito sa hula, patitigilin ni Kristo ang paghahandog sa gitna ng sanglinggo. Yung paghahandog na tinutukoy dito, hindi yung paghahandog ng love offering tulad ng salapi o ano man yan. Hindi yon. Yung paghahandog na binabanggit dito, yung paghahandog ng tupa, ng mga hayop para sa kasalanan. Yan ang patitigilin daw ni Jesus sa gitna ng sanlinggo o sa gitna ng pitong taon. Ang pitong taon na tinutukoy naman dito ay yung taon mula sa 27, that is the ending of the 62 weeks, hanggang sa taon na 34, which is the ending of the 490 years. So within that period ng year 27 hanggang sa year 34, merong ano yan, may 7 years yon. Sa gitna ng 7 years na yon, doon daw po yan patitigilin ni Kristo yung kanyang yung paghahandog ng mga hayop. Sa paanong paraan na mapapatigil niya? Sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili para sa kasalanan. Na yun naman ang sinisimbolahan ng mga paghahandog ng hayop noong araw. Na yung tupa na yun, yung mga hayop na inihahandog nila para sa kasalanan, ay kumakatawan yun kay Jesus Christ. Ayan po. So, ano naman itong gitna ng pitong taon? Kasi sabi nga natin na ang pitong taon na tinutukoy dito ay ang taon mula 27 AD hanggang sa taong 34 AD na siyang last week ng 70 weeks o last 7 years ng 490 years na panahon para sa mga Hudyo. Ano ang gitna nito? Okay, ang gitna ng pitong taon na ito ay papatak sa 31 AD sa panahon ng tagsibol o spring. Dito spring, hindi yung sa ano, hindi autumn. Yung kanina doon sa ending of the tungkol doon sa baptism ni Jesus, that was autumn, period of autumn. Bakit autumn? Kasi autumn nag-take effect yung hula na ni Artaxerxes sa pagsasauli ng Jerusalem. Yan. Kaya from autumn, siyempre mag-end din sa autumn doon sa 27. Pero dito sa middle of the week na tinutukoy dito, hindi na autumn, kundi ano, spring o tawag doon, tagsibol. So sa Gregorian calendar natin na ginagamit, ang papatak itong spring of 31 AD, papatak dito banda sa last week ng March hanggang sa first week ng April. Dito banda po yan ang papatakan niya. Dito sa panahon na ito ay patitigilin ni Jesus ang paghahandog ng hayop para sa mga kasalanan. Sa paanong paraan na patitigilin ni Kristo ang paghahandog? Yan ay sa pamagitan ng kanyang paghahandog ng kanyang sarili bilang handog pangkasalanan. Ayan po. So, spring, nabanggit ko na mga last week of March, kasi yan ay tataon kasi doon sa ano, sa tinatawag na Passover feast. Kasi yung Passover, yung Passover lamb, yung ginagamit doon na yung hayop, yung kordero na hinahain sa panahon ng Passover, yan ay kumakatawan kay Jesus Christ. Kaya doon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11, kung hindi ako nagkamali, sinasabi doon na si Kristo ang ating Passover na naihandog. At exactly na sa time ng Passover sa Nisan 14, sa ano yan, first month of the Jewish calendar, Nisan 14, na doon sana maihandog yung Passover lamb, si Jesus ngayon ang naihandog right at that very time. Ayan. So yun po yung katuparan na sabi doon na in the midst of the week
he shall cause the sacrifice to cease. Pinahinto niya sa pamamagitan ng paghahandog niya sa kanyang sarili. Ayon sa Hebrews chapter 7 verse 26-27, sabi, for such an high priest became us who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens, who needeth not daily as those high priests to offer up sacrifices, first for his own sins and then for the people's. For this he did once when he offered up himself. Ayan. So anong ginawa daw ni Jesus Cristo? He offered up himself once. Minsan lang, hindi katulad ng mga paghahandog ng hayop noon na paulit-ulit yan, many times na sila naghahandog. Pero si Christ, minsan lang niya na inihandog ang kanyang sarili para sa kasalanan ng lahat. So 1 Timothy 2 verse 5 and 6 sabi, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na pagpapatutuong mahahayag sa sariling kapanuhunan. So anong binigay, anong ginawa ni Kristo para mapatigil niya, mapahinto niya yung paghahandog ng hayop? Ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Yan. So maraming beses, actually, no, bago dumating yung ano, yung kamatayan niya doon sa 31. Mula nung siya ay nagsimulang mangaral ng ebanghelyo doon sa 27. Maraming mayong mga Hudyo nagalit sa kanya kasi hindi nila nagustuhan yung pangangaral niya. Laging nasasaway sila doon sa kanyang pangangaral kasi siya nagsasabi ng totoo, sinasaway niya sila sa kanilang mga pagsalangsang sa kautusan, kaya galit sila sa kanya na para bang na-threaten yung kanilang relisyon at ang kanilang authority, dahil mas marami namang naniniwala ng mga tao sa kanyang pangangaral kaysa sa mga Hudyo, mga leaders ng mga Hudyo. Kaya gusto nila siyang patayin. Pero hindi nila mapatay-patay sa dahilan na hindi naman yun yung time na dapat siyang mamatay. Kasi ayon sa hula, he should be put to death or killed at the middle of the 7 years period. Kaya kahit na tinatangka nilang patayin before na dumating yung nakatakdang panahon ng kanyang kamatayan, hindi nila magawa-gawa at ang Panginoon hindi niya papayagan. Okay, sa John chapter 7 verse 30, pansinin niyo ito, ha. Pinagsisikapan nga nilang siya'y hulihin at walang taong sumunggap sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Anong oras na sinasabi doon? Yung ayon sa hula ng Daniel chapter 9 na he should be cut, the Messiah shall be cut off, ano yan, at the midst of the week, at the middle of the week. Eh wala pa, hindi pa dumating yung middle of the week na yon na 31 AD. Gusto nilang patayin pero hindi nila magawa-gawa. Bakit? Sapagkat hindi pa dumating ang kanyang oras, ayon dito sa John 7 verse 30. Eto pa, hindi lang yan ang tinangka nilang patayin na hindi na natuloy. Maraming beses yan. Isa lang yon, binasa ko. Ito pa ang isa. John 8 verse 20. Sinalita niya ang mga salitang ito sa dakong kabangyaman nang nagtuturo siya sa templo. O ito na naman nung siya nang nagtuturo doon sa templo. At walang taong humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Kaya, marami pang instances na pwede nating basahin na talagang may mga taong nanggigigil, gusto talaga siyang papatayin. Although, mas marami naman yung nakagusto sa kanya, tuwang-tuwa sa kanyang pangangaral, din napapakinabangan nila yung katotohanan na kanyang itinuturo. Pero itong mga leaders ng mga Hudyo, hindi sila natutuwa, talagang gigil na gigil silang patayin. Pero hindi nga nila magawa sa dahilan na hindi pa dumating yung kanyang oras. Ayaw payagan ng Panginoon na magtagumpay yung plano nila. Pero nung dumating yung takdang oras, nung talagang dumating na yung at the midst of the week na sinasabi,
nasabi ng talata na dapat siya na ay mamatay, siya na ang maihain para mapatigil yung paghahain sa nakalipas ng mga hayop, at higit sa lahat siya ay maihain para mabayaran ng kasalanan ng lahat ng mga tao, ay doon na sila nagtagumpay na nakaya nilang hulihin. Basahin natin sa Luke chapter 22 verse 52-53. At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote at sa mga punong kawal sa templo at sa mga matatanda na nagsidating laban sa kanya, kayo'y nagsilabas na tila laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas. Ayan ang napansin ni Jesus sa mga humuli sa kanya na dumating. Ayan ang sabi niya. Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Bakit? Nabasa natin kanina, hindi pa dumating yung oras na dapat siyang mamatay . Kaya hindi nila makayang gawin yun. Datapat ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. Pero sabi niya, hindi man ninyo nagawa noon, pero dumating na, ito na yung time na oras ninyo, pwede na ninyo na akong hulihin. Yan ang ibig niyang sabihin. Kasi dumating na yung time na nakatakda o nakahula na dapat na siya ay ihandog bilang handog pang kasalanan. Yun po ang pinupunto niya. Pero siyempre, yung kausap niya, wala silang kamalay-malay. Hindi nila naintindihan yun . Datapat ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. Kanilang dinakip siya at dinali siya at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. Datapwat sa malayo'y sumunod si Pedro. Yan. Sumunod kasi nung hulihin siya, nagsitakas man silang lahat. Pero nagtago, naninilip, nung hinuli, medyo secretly na sumunod naman siya, sinundan hanggang doon sa bahay ng pangulo ng saserdote. Ang tanong, bakit po pinahintulutan ni Jesus ang paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan? Bakit kailangan ihandog na niya ang sarili niya? Hindi ba sapat niya yun na lang mga hayop ang patuloy na ihahandog para hindi na lang siya? Hindi po pwede, kasi sa programa ng kaligtasan ng tao, hindi talaga makaligtas yung mga hayop na yon. Ginamit na lamang yon noon na inutusan sila na gagawin yon, samantalang si Jesus ay hindi pa dumating. Magiging sagisag yon, simbolo ni Jesus Christ. Kung hindi darating si Jesus Christ, lahat ng paghahandog nila yon naging walang kabuluhan. Nagkaroon lang ng kabuluhan yon dahil si tinupad ni Kristo yung kanyang pangako na siya talaga ang maihahandog para sa kasalanan. Kaya sa Hebrews chapter 10 verse 1 to 4, ipinaliwanag kung bakit na kailangan na pahintuin yung mga paghahandog ng hayop at siya na ang maihandog. Sabi dito, sapagkat ang kautusan, ito yung kautusan ukol sa handog, hindi yung 10 utos ito. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring makapasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog taon-taon. Yan. So ito pa lang mga hain na ginagawa nila yon. Ito lang? Anino lang ng mabubuting bagay na darating. At hindi ito ang tunay. At ito, kailan pa man ay di maaring makapagpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog taon-taon. O yun ang doon, hindi niya kayang pabanalin yung mga naghahain. Sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapagligtas, makapagalis ng mga kasalanan. O yun ang reality doon, kaya kailangan pahintuin at ipalit yung tunay na handog, kasi kung yung mga handog na hayop na yon, hindi talaga nakakaalis ng kasalanan yon, hindi nakakabayad talaga sa kasalanan. Ang totoong makabayad ng kasalanan yan, makaalis ng kasalanan, ay ang hain ni Kristo. Pero sabi ko nga, itinuro lang yung paghahain ng hayop yan noon habang wala pa si Jesus.
para mai ang mga tao matuto na may hayag nila yung kanilang pananampalataya kay Kristo na darating na Mesiyas na nakahula. Verse 5, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayan. So hindi talaga yung hain na at handog ay hindi talaga yun ang ibig ni Panginoon, ibig ng Panginoon. Ang totoo talagang ibig niyang handog ay yung katawan ni Jesus Christ. Yun po. At sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Nang magkagayon, sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat na nasusulat tungkol sa akin upang gawin, o Diyos, ang iyong kaulooban. Sa itaas ay sinabi, mga hain at mga handog at mga handog sa nasusunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan. Sa kanya sinabi, narito ako'y pumarito upang gawin ang inyong kalooban. Verse 10, sa kaloobang yaon tayo'y pinagpaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ayan. So kaya kailangan na patigilin talaga yung paghahandog ng hayop, kasi yon hindi naman totoong nakapaglilinis ng kasalanan. Hindi rin nakapapabanal. Ayan. Kasi ano lang yon, anino lang yon. Anino lang yon. Hindi yon yung reality na nakapagbibigay ng halaga. Tulad ng pera na yung papel at saka yung gold na yung backup, ang may value talaga yung gold, hindi yung papel. Kung wala yung gold na yon, yung papel na pera, walang halaga yon. Nagkakahalaga lang dahil doon sa gold na backup. Yan. So ganun din po yan. So without Christ, yung mga handog noon walang kapuluhan. Pero ngayon na dumating na si Christ, hindi mo na kailangan yung handog na mga hayop na yon. So ibig sabihin mga kapatid na ang kamatayan ni Kristo noong 31 AD sa panahon ng Tagsibol ay katuparan ng hula ng Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Yan po ang katotohanan yan. Nangyari po, natupad, okay? Namatay siya ayon doon sa itinakda ng hula. Nabinyagan siya at nagsimula ng kanyang gawain, pangangaral ng ebanghelyo ayon doon sa itinakda ng hula. Ayan. At after ng kamatayan ni Jesus ay binigyan pa rin ng Diyos ang bansang Hudyo na magsisi at tanggapin si Kristo na siya ang Mesiyas at tagapagligtas ng sanglibutan. Kasi tinanggihan nila si Jesus. Pero kahit tinanggihan nila siya, pinapatay sila. Alam nyo, malaking kasalanan na yun sa kanila, pero mahal pa rin ng Panginoon sila. Hindi pa nag-expire yung 490 years na para sa kanila. Kaya hindi pa niya lubos na siya maitakwil-takwil ang Hudyo, kasi nung namatay si Jesus Christ, meron pa namang 3.5 years. So, ginamit ngayon itong 3.5 years para pangaralan pa sila na hopefully ngayong nabuhay na si Jesus Christ after 3 days, yun na sana yung malaking pagkakataon nila na kilalanin yung kanilang kamalian, na yun ito totoo pala, na itong akala natin na impostor na Kristo, Messiah, akala natin pinapatay natin kasi makasalanan. Yun pala, totoo na siya ang anak ng Diyos, kasi bumangon siya na-resurrect. At saka, kung pag-aralan nila yung Old Testament scriptures, nakita nila na natupad talaga sa kanyang buhay. Kaya yung resurrection ni Jesus Christ on Sunday morning, yun ang matibay na ebidensya na siya talaga yung sinugo ng Diyos. Maliban pa doon sa fulfillment ng prophecy ng Daniel, na natupad exactly yung kanyang baptism at saka yung kanyang kamatayan, pero the fact na siya ay nabuhay muli, that is another strong evidence na naibigay sa mga Hudyo para sana tanggapin nila na siya nga ang tunay na Mesiyas. Pero kahit pinangaralan pa sila, hindi pa rin magsisi. Tignan niyo
nung Pentecost, nung tinanggap ng mga alagad yung kapangyarihan ng Holy Spirit, nawala na yung kanilang takot ba, yung hiya. At saka hindi na sila takot sa mga Hudyo, hindi tulad noon na, 'di ba, nung resurrection morning, Sunday evening, eh nagtipon sila doon sa loob ng kwarto, inilak pa nga nila yung kwarto dahil takot sila sa mga Hudyo. Pero nung natanggap nila yung banal na Espiritu at na panahon ng Pentecost, naalis yung kanilang takot na yun at saka hiya. Kaya boldly ipinangaral nila talagang ebanghelyo na walang takot doon sa mga Hudyo. Ah, bakit ginawa nila yun? Yan ay kalooban ng Panginoon. Panginoon din ang nagpasimuno niya, nagawin nila para itong bansa ng Israel na pinili niya noon, ang gusto niya na magsisi sana sila. Meron pa silang time, hindi pa close yung probation nila. Hindi pa itinatakwil. Pero kung talagang magmatigas sila until na makonsume yung 70 weeks, talagang itatakwil na sila. Yan po mga kapatid. Kaya sa Acts chapter 3 verse 12, buong chapter yan, makikita natin na pinangaralan talaga ng mga alagad ang mga leaders ng Hudyo. Kahit sa chapter 2, after na nabuhos yan, nangaral, pero public yan, ha, sa public. Pero doon sa chapter 3, doon talaga sa loob ng templo, sila nangaral. Sabi ni dito, "And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? Or why look ye so earnestly on us, as though by our power or holiness we had made this man to walk? The God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his son Jesus, whom ye delivered up and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go. But ye denied the Holy One, and the just, and desired a murderer to be granted unto you." Sino yung murderer na pinili nila? Si Barabbas. "And killed the Prince of Life, whom God hath raised from the dead, whereof we are witnesses. And his name, through faith in his name, hath made this man strong, whom ye see and know. Yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all. And now, brethren, I wot that through ignorance ye did it, as did also your rulers." In-assume niya, no? Sige, baka ginawa niya yan dahil sa ignorance. "But those things which God before had showed by the mouth of all his prophets, Christ should suffer, he hath fulfilled. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord." So yun ang appeal ng Panginoon through Peter sa mga Hudyo, na magsisi na sila, lalo na itong mga leaders, kahit pa na pinapatay nila si Kristo. God can still forgive them kung magsisi sila. Pero nagsisi nga ba sila? In-emphasize nga ni Peter dito sa 26 nga, inuna itong mensahe, inuna pa sa inyo. "Unto you first, God, having raised up His Son Jesus, sent Him to bless you in turning away every one of you from His iniquity." So nakita nyo, kahit natapos ng de-crucify Jesus already, mabigat na kasalanan yun. But God sent them this message with the assurance na pwede pa rin pala silang mapatawad pa kung sila'y magsisisi. Yun, ang assurance na binigay ng Panginoon. Pero nagsisi ba sila? Hindi. Sa Acts chapter 4 verse 1-3, "At nang sila'y nagsisasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at ang puno ng sa templo at ang mga sadusyo. Palibhasa'y totoong nangababagabag sapagkat tinuruan nila ang bayan at ibinalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. At sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo hanggang sa kinabukasan." Kasi gabi yun na nangyari. Kinabukasan ang ginawa nila. Si Pedro, no, tinawag na nila itong mga si Pedro at saka si Juan. Inimbestiga doon sa harapan ng mga council, na Sanhedrin. At ano po ang ginawa? Nagsalita na naman si Pedro doon sa kanila. Si Pedro, verse 8, "Napuspos ng banal na Espiritu ay nagsabi sa kanila, mga pinuno ng mga tao at mga matanda ng Israel, sa araw na ito ay sinisiyasat ninyo kami sa mabuting gawa na ginawa na
sa lalaking lumpo kung papaano siya gumaling. Alamin ninyo lahat ito at ng lahat ng mga tao sa Israel. Ang lalaking ito ay nakatayo sa inyong harapan na, magaling. Siya ay gumaling sa pamagitan ng pangalan ni Jesu Kristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na ibinangon ng Diyos mula sa mga patay. Siya ang bato na hinamak ninyo na mga tagapagtayo. Siya ang naging batong panulo. Wala nang ibang kaligtasan sa kanino man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Kanilang nakita ang katapangan ni Pedro at Juan at nalaman nilang sila ay mga lalaking hindi nakapag-aral at hindi naturuan. Nang makita nila ito, sila ay namangha at nakilalas nilang sila ay nakasama ni Jesus. Pero sila po ba ay nagsisi? Hindi pa rin, binantaan pa rin at sila ay ikinulong. Pinagpe-persecute pa rin sila, nagmatigas talaga ng ulo. Lahat ng nangangaran at sa chapter 5, pinatay nila si, una si James, pinugutan ng ulo, di ba? Tapos dito naman, hinuli din nila si Felipe, evangelist na Philip. At doon, kung mabasa ninyo sa Acts chapter 7, nagdiskurso din si Felipe sa kanilang harapan. At the end ng kanyang diskurso sa verse 51, basahin natin. Kayong mga matitigas ang ulo, sabi niya, at hindi tuli ang mga puso at tainga. Lagi ninyong sinasalangsang ang banal na Espiritu. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Sino sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Sabi niya, pinatay pa nila ang mga nagpahayag na nang una pa, nang pagdating ng matuwid. Kayo ngayon ang pumatay at nagkanulo sa kanya. Kayo ang mga tumanggap ng kautusan na atas ng mga anghel at hindi naman ninyo ito sinunod. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, nagsiklab ang kanilang galit. Nagalit na naman talaga itong matigas ang ulo. Nagngalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Ngunit siya sa puspos ng banal na Espiritu ay tumingalang nakatuon sa langit. Nakita niya ang kalolhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Sinabi niya, narito nakita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Kaya sila ay sumigaw ng malakas na tinig at tinakpan nila ang kanilang mga tainga. Nagkakaisa silang dinaluhong si Esteban. Ayan, at itinapon sa labas ng noon at pinagbabato hanggang mamatay. Yan po ang ginawa nila. So, eto, yung talagang nagmatigas sila dito sa taon na ito ng 34 AD ito nangyari. Pinatunayan nila na yung sa loob ng 490 years hanggang sa pinakadulo ng taon na yon na ibinigay sa kanila para magsisi at manumbalik sa Panginoon, hindi nila nagawa. Kaya nag-expire na lang yung palugit na binigay sa Israel na hindi sila nagsisi sa kanilang pagre-rebelde sa Panginoon. Kaya ang resulta, sila po ay itinakwil ng Diyos bilang kanyang bayan. Itinakwil na po sila kasi nag-expire. At pagkatapos nito, alam nyo, hindi pa agad naintindihan nung na-convert si Pablo. Nung na-convert si Pablo afterwards, kasi isa na nga siya doon nakasama nila sa pagbato kay Esteban. Akala ni Pablo, hindi pa expire ang kanilang ang probation. Sila pa rin yung bayan ng Panginoon. Pero sinikap niya na sila, pangaralan. Pero napatunayan niya na talagang matigas ang ulo nitong mga pangulo ng Israel. Patunayan niya, kaya basahin natin Acts chapter 13 verse 45 to 48. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Nung nakita nila na maraming mga taong nahihikayat dun sa pangangaral ni Pablo at ni Barnabas, aba, nagalit na naman sila, nainggit sila, lumabas na naman yung kanilang satanic character. They are contradicting Paul and blaspheming.
Then Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. But seeing ye put it from you and judge yourself unworthy of everlasting life, lo, we turn to